What's up guys? This is Lijan and welcome to Lijan's Story Vlog. Welcome back mga ka-Legend Story at nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Pero bago pa tayo magpatuloy, shoutout po muna tayo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel na sila Thomas Edison ng Milan, Italy, hello hello po, kay Alexander Pajaro ng Dipolog City, kay Ramon Banyes, kay Noy04 Vlog ng Quezon City, hello hello po, kay Tom Henry ng Paris, France, hello po sa inyo dyan, kay Dave Julius ng North Cotabato, kay Leo Mendoza ng Paris, France, hello po, at kay Michael Triles ng Bicol. Mga ka-Legend Story, nandito na po ang pagpatuloy ng ating kwento. Kailan nga ba mali ang magmahal? Tara, samahan niyo po ako. Labis na kinabahan si Dexter noong gisingin siya ng asawa niyang si Mabel. Ang kinababahala niya ay kung mang-urirat si Mabel kung sino si Alfred na binabanggit niya sa panaginip niya. Mabel, tulog na ulit tayo. Pasensya ka na. Ang wika ni Dexter sa asawa niya. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong pa si Mabel. Kinabukasan ay magiliw na kay Dexter ang mga binan niya. Sabay-sabay na silang nag-almusal at isasama na si Dexter sa hardware pagkatapos nila kumain. Si Mabel ay sinama na din para mapag-aralan din ang takbo ng negosyo. Total, maiyaya naman ang anak nilang si Junjun. Lumipas ang mga araw. Hindi makapaniwala ang mga binan ni Dexter sa pinakita nitong husay kung papaano humawak ng negosyo si Dexter. Lahat ay natutunan niya iyon kay Alfred kung paano magpatakbo ng negosyo ng maayos at pakisamahan ang mga manggagawa. Hangang-hanga ang mga biyanan niya dahil sa maiksing panahon ay umayos na ang takbo ng negosyo nila at sa husay nitong magpalakad. Minsan sumasama mismo si Dexter sa pag-deliver ng mga materyales kaya nanunumbalik ang sigla ng kanilang negosyo. Umaasa si Dexter na makakabangon ulit sila at makakabawi. Si Alfred sa isang banda ay nagpatuloy ang mga negosyo niya. Sa tulong ni Mark na kaibigan niya ay nakakalimot siya kahit papaano. Si Mark na dati nang may pagtingin kay Alfred ay handa itong damayan at alalayan si Alfred dahil nga gusto niya ito. Si Alfred ramdam ang mapagpaparamdam sa kanya ni Mark, subalit hindi niya ito binibigyan ng kahulugan dahil ayaw niya munang buksan ang puso niya. Dahil ang puso niya ngayon ay kay Dexter lamang ang nilalaman. Mahirap man paniwalaan pero kung hindi rin lang si Dexter ang mamahalin niya ay hindi muna siya magmamahal ulit. Si Dexter na positibo ang pananaw sa buhay. Masarap magmahal at mahalin. Kaya lang pag-aari na ng iba. At panahon at kapalaran na lamang ang magtatakda kung magkikita pa sila. Sabik na sabik man si Alfred kay Dexter ay ayaw niya itong tawagan o kamustahin sa kanyang messenger dahil alam niya kasama na ni Dexter ang pamilya niya. Dumating ang araw, si Dexter at Mabel na ang tuluyang namamahala sa mga negosyo ng binay niya. At ang mga biyanan niya ay nasa bahay na lang at nag-aalaga kay Junjun na apo nila. Hanggang sa hiwalay na ang hawak na hardware store sina Dexter at Mabel. Kanya-kanya na sila ng hawak pero syempre sa gabay pa rin ni Dexter. Minsan sa dami ng delivery nila ay napipilitan na si Dexter na muna ang mag-drive ng truck nila. Bigla kasing hindi nakapasok ang isang driver niya at may emergency daw. Kinahapunan ay ramdam ni Dexter ang pagod niya at sumakit ang katawan niya. Kaya pagkasara ng tindahan nila ay tinawagan niya si Mabel na hindi muna siya makaka-uwi agad.
Papalipas muna siya ng oras sa tindahan at mag-inventory habang nagpapahinga. Maya-maya ay tinawag ni Dexter si Jojo, ang katiwala niyang bantay sa store sa gabi at trabahador. Stay in si Jojo sa work. Bata pa ito sa edad na 23, galing Bisaya. 18 lamang daw ito noong mamasukan sa mga binay niya, dati sa hardware na all-around worker. Dahil mabait, masipag at tapat sa trabaho si Jojo, ay pinatira na siya dito sa tindahan sa may likuran para may bantay na rin sa gabi. "Sir Dexter, bakit niyo ako tinatawag?" ang sabi ni Jojo habang basa pa ang buhok nito. Naka-shorts lang siya at walang suot ang itaas. Kakatapos lang maligo. "Jojo, bili mo nga ako ng ilang bote ng beer dyan sa may tindahan," ang wika ni Dexter. Sabay abot nito ng pera. "Bili ka na din ng makakain," ang pahabol nito. "Sige sir," ang tugon ni Jojo at inabot na ang pera. Sabay alis nito. Tamang-tama, patapos na si Dexter sa ginagawa niyang pag-inventory sa mga supplies nila. Pagdating ni Jojo ay tapos na si Dexter at lumabas na ito sa may likuran. Parang may barracks doon at pahingahan. "Jojo, handa mo na yung binili mong pagkain at samahan mo na akong kumain," ang utos ni Dexter, at si Jojo naman ay agad sumunod. Pagkatapos nila kumain ay nagbukas na si Dexter ng bote ng beer at binigyan niya ng isa si Jojo. "Sir, hindi ako umiinom," ang sagot ni Jojo. "Isa lang para makatulog ka agad," sagot naman ni Dexter. Noong paubos na ni Jojo ang beer niya ay naghubad na ito ng damit niya pang itaas. Naiinitan na daw siya. Doon lang napagmasdan ng maayos ni Dexter ang itsura ni Jojo. May itsura ito at maputi, kaya lang babad sa arawan sa trabaho, kaya namumula ang pagka-itim nito. Batak ang katawan sa trabaho, kaya may mga muscles ito at may mga abs si Jojo. Naalala tuloy ni Dexter si Alfred. Kinuha ni Dexter ang cellphone niya, binuksan ang messenger niya at hindi niya namamalayan. Tinatawagan na niya pala si Alfred sa messenger. Noong mga panahon na iyon ay may ginagawa si Alfred, kaya hindi niya napansin ang pagtunog ng cellphone niya. Naka-silent mode kasi ang phone niya at nasa gitna siya ng meeting sa mga staff niya. Nakaramdam ng kalungkutan na hindi maipaliwanag si Dexter. Lumabas ang pangungulila niya kay Alfred na labis niyang pinipigilan at itinatago para hindi mapansin ng asawa niya. Napayuko siya sa lamesa at hindi mapigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi niya masisisi si Alfred kung ayaw na siyang kausapin. "Baka kinalimutan na niya ako," ang sabi ni Dexter sa sarili niya. At minsan pang tinawagan ulit ni Dexter si Alfred, pero hindi rin ito nasagot, kaya lalong lumakas ang haka-haka ni Dexter na iniiwasan na nga siya ni Alfred. Ang bilis naman niyang makalimot, ang sabi ni Dexter sa sarili niya. Sa bagay, ano pa nga ba ang inaasahan niya? "Sir Dexter, okay ka lang ba?" ang tanong ni Jojo nang mapansin ang kalungkutan ni Dexter. "Wala, pagod lang siguro ito," ang sagot na lang ni Dexter para makaiwas kay Jojo. Tumayo si Jojo at tumayo sa may likuran ni Dexter. "Sir, masaj ko yung likuran mo. Magaling ako dyan," ang pagyayabang nito. "Ah, sige nga," ang nasagot na lang ni Dexter. May kinuhang langis si Jojo at tinanggal ang suot ni Dexter na pangitaas habang nakaupo ito. Ramdam ni Dexter ang paghagod ng mainit na palad ni Jojo sa likuran niya. Nakaka-relax nga.
Medyo magaspang nga lang ang mga palad ni Jojo dahil may mga kalyo sa pagpapala ng mga buhangin. Natutunan daw ni Jojo ang paghihilot sa kanyang lolo na manggagamot sa lugar nila, kaya pala may alam siya. Napasandal ang likod ni Dexter sa harapan ni Jojo noong hilotin na ni Jojo ang ulo niya. Ramdam ni Dexter ang umbok ng harapan ni Jojo sa pagkakasandal niya dito. Wala namang mali siya kay Dexter yon, pero parang nailang siya nang maramdaman niya ang umbok ni Jojo na tila nabubuhay sa pagkakadikit sa likod niya. "Jojo, tama na," awat ni Dexter. "Okay na ako. Salamat ha," ang wika ni Dexter. "Walang anuman, sir," ang sagot naman ni Jojo. "Sige, mauna na ako umuwi. Ikaw na bahala dito, Jojo," pagpapaalam ni Dexter. Pagka-uwi ni Dexter, dumiretso na siya nang higa sa kama nila ni Mabel. Palobat na ang cellphone niya, kaya lang sa antok ay hindi na niya ito nasaksak para charge. Maya-maya ay kinakalabit na siya ni Mabel. "Ano sa tingin mo, Dexter? Susundan na ba natin si Junjun?" ang tanong nito sa asawa niya. Parang nawala ang antok ni Dexter sa narinig niya mula kay Mabel. Kung alam lang sana ni Mabel na parang napipilitan lang si Dexter sa pagsiping sa kanya para hindi ito magduda. Dahil sa totoo lang si Alfred pa rin ang laman ng puso at isipan niya hanggang ngayon, pero kailangan niya ulit turuan ang sarili niya na mahalin at ibalik ang dating init sa asawa niya. Lalo na at wala nang pag-asang magkita at lalong wala nang pag-asa na magkasama pa sila ulit ni Alfred. "Okay lang, Mabel. Kung bibigyan ulit tayo ng blessing na baby, edi tanggapin natin," ang sagot na lang ni Dexter sa asawa niya. Total, malaki naman na si Junjun. Ang hirap pala ng ganitong kalagayan. Yung iba ang kasama mo, pero iba ang nilalaman ng puso at isipan mo. Kaya sobra-sobra ang pag-iingat ni Dexter para hindi magduda ang asawa niya. Samantala si Alfred, tapos na ang meeting niya at pagbukas nga niya ng cellphone niya ay abot tainga ang ngiti niya na makitang may missed calls siya galing kay Dexter. Kaya lang nalungkot siya noong tinatawagan na niya si Dexter at offline na ito dahil lowbat na ang cellphone ni Dexter. Nag-aalala tuloy siya na baka kung ano na ang isipin ni Dexter at hindi niya nasagot ang tawag niya kanina. Labis-labis pa naman na ang pangungulila nito kay Dexter. "May problema ba, Alfred?" ang tanong ni Mark noong mapansin na parang nalungkot si Alfred. "Alam ko masakit pa rin ang pagkawala ni Joe sa'yo, pero life goes on," ang wika ni Mark. Hinawakan ni Mark ang mga balikat ni Alfred. "Nandito lang ako, Alfred. Handa kitang tulungan para makalimot at makamove on," ang wika nito. Kung alam lang ni Mark na nakamove on na siya kay Joe, kung alam lang niyang may iba ng laman ulit ang puso niya, kung alam lang sana niya na nasasaktan siya, hindi dahil kay Joe, kundi dahil kay Dexter. Yumakap sa kanya si Mark at Alfred. "Alam ko naman na hindi ka manhid. Alam ko ramdam mo ang pagmamahal ko sa'yo. Nandito lang ako at hihintayin kong magbukas ulit ang puso mo," saad ni Mark. Hindi alam ni Alfred kung ano ang isasagot niya kay Mark na hindi ito masasaktan at aasa. Pero paano, ano ang gagawin niya? "Salamat, Mark, for always by my side. Pero hindi pa ako handa magmahal ulit," ang sagot na lang ni Alfred. Dahil maayos naman ang takbo ng lahat ng negosyo ni Alfred, ay nakapag-isip-isip siya bigla. Uuwi siya ng Pinas ng ilang araw at hahanapin niya si Dexter. Gusto niya makita ang kalagayan nito at once and for all, gusto niya malaman kung may pag-asa pa para sa kanila at kung ano na ang nangyayari kay Dexter.
Mga Kaligayan Story, dito po muna pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin at muli po. Ako po si Ligyan at ito ang Ligyan Story Vlog.